day and welcome or welcome back to my channel Love Life. My name is Carla, your home base nanay, and in this video about business pa rin ang pag-uusapan natin. So ang topic natin is pagpili ng negosyo. So ito yung mga opinion ko sa pagpili ng negosyo. I have here 5 steps kung paano ka pipili ng inyong negosyo. Again, personal opinion ko to, pwede niyong gamitin or hindi as reference sa pagpili ng inyong magiging negosyo. Let's say wala pa kayong idea kung ano yung gusto nyong pasuging negosyo. Number 1, kailangan yung negosyo is alam mo, may idea ka about sa business na to. So ginawan ko siya ng 3 selections. Number 1, skills. Number 2, experience. Number 3, ito yung gusto mo or yung hobbies mo, passion mo, ganyan. Sa skills, let's say gusto mong ang kailangan mo kasing gawin is i-write down mo lahat ng mga gusto mong pasukin negosyo or yung mga negosyo na may idea ka at alam mo na. Unahin natin sa skills. Let's say marunong kang manahe or magaling kang manahe. So under sa skills, pwedeng kung gusto mong gawin, gusto mong magkaroon ng patahian, so isulat mo patahian. Number 2 sa skills, kung marunong kang magbutinting ng mga sasakyan, ganyan. So pwede mong isulat yung talyer kung gusto mo. Since may idea ka na nga tungkol sa negosyong talyer. Under naman sa experience, isulat natin kung let's say nagtrabaho ka sa isang bike shop, let's say nag-OJT ka that time before sa isang bike shop. So gusto mo ring magkaroon ng ganoong negosyo, isulat mo bike shop or sales ng bike, ng mga pyesa, mga ganun. Lagay mo na lang bike shop. Pwede rin kung meron kayo dating sari-sari store sa bahay, ngayon nakabukod ka na, may sarili ka ng family at gusto mong magtayo ng sari-sari store, ilagay mo lang din sari-sari store or kung gusto mo may medyo malaki, ilagay mo lang is mini mart or grocery, mini grocery or grocery store. Basta isulat mo lang yung mga negosyo yun sa listahan mo. And number 3 dun sa selections is yung kung ano yung gusto mo, yung passion mo or yung mga hobbies mo, yung madalas mong ginagawa. So let's say gusto mo ng gardening, mahilig kang maghalaman, so isusulat mo gusto mong magkaroon ng garden, isulat mo lang din sa or isama mo siya sa listahan mo. Pwede rin sa photography kung mahilig ka sa mag-take ng mga photos, gumawa ng mga video clips, so pwede mong ilagay sa listahan mo yung photo studio. So ayan, kunwari meron kang 10 skills, 10 experience, meron kang 10 ng mga bag negosyong gusto mong gawin. Basta isulat mo lang. Kunwari meron ka ng 30. 10. So isulat mo lang din as your list. So move tayo sa step 2. Determine your budget. So dito, syempre, kailangan pasok sa budget mo yung negosyong papasukin mo. Let's say, meron kang 20,000 na ipon at gusto mo ilagay sa negosyo. So, ang gagawin mo, meron kang 30. So, kailangan mo dumaan sa process of elimination. Unahin mo kung alin yung mga pasok sa budget mo. Kasi kung wala ka namang ganung kalaking pera, kahit gustuhin mong pasukin yung ganung negosyo, hindi mo siya masisimulan kasi nga wala kang funds. So mag-stick ka dun sa budget na meron ka. So ayun, kung mag-eliminate ka ng mga negosyo na nilista mo na hindi pasok or qualified para sa budget na meron ka. Let's say sa ano ba yung nailista natin kanina? Sa patahian, 20,000, tingin mo kaya na yun. Siyempre, kailangan mo ng yung machine, yung sewing machine. Kailangan mo ng ganun, kung kasya na ba yun. So, wala akong idea kung magkano yung mga sewing machine. So, kung pasok na yun. So, I think yung 20,000, siyempre, pasok yan.
pasok yan sa gardening, tulad ng pinag-usapan natin kanina, gusto mong gumawa ng garden, pwede yan sa sari-sari store. So, ayan. So, magkaroon ka lang ng process of elimination, tanggalin mo yung mga isinulat mo na hindi pasok sa budget mo. Yun, number 2, budget. Number 3, yung kayo ng oras mo. Kunwari, ikaw, full-time worker ka din, gusto mo lang magkaroon ng extra na pagkakitaan dahil meron kang 20,000. So, kaya ba ng oras mo na napasukin yun kung maghapon yung trabaho mo, tapos gusto mong pasukin yung bike shop. So, syempre, dapat yung bike shop kasi bukas yan maghapon. So, during the day. So, nataon, naoras yun ang trabaho mo. So, hindi ka pwede sa ganung negosyo. Yung patahian, okay, pwede pasok yung mga ganyang negosyo. Yung gardening, syempre, hindi yan pasok kasi nga, dapat, yung mga customer kasi tuwing umaga yan, ano, unless meron kang tauhan na mag-handle. Pero kung ikaw lang din yung hahawak ng negosyo, kailangan pasok yan sa time na available ka. So, yun. Number 3 is oras. And number 4, isipin mo kung may demand ba yung negosyong papasukin mo. Kunwari, sa lugar nyo, yung pagkakaroon ng garden or yun na, pagbebenta ng mga halaman, okay ba yan? Yes, yung ano, diba, yung medyo nag-hit yung ganyang negosyo. So, sa ngayon na medyo naka-adjust na yung mga tao, o meron pa rin naman yung mahilig sa mga halaman, pero hindi na siguro ganun katulad dun sa last year na sobrang nahumaling yung mga tao sa mga halaman. At syempre, kasama na ako doon, guilty. So, naghalaman din kami nung time na, ano, nung nag-lockdown. Syempre, yun yung nagagawa mo kasi medyo nagkaroon ka ng mas maraming oras. Dahil kami nun, sarado yung tindahan, sarado kusunet. So, guess yung time para sa business. So, nagkaroon kami ng time para sa paghahalaman. So, ganun. Isipin mo rin kung may demand, kung sa lugar nyo okay yung gardening. So, kung sa sari-sari store naman, kung may demand ba, may bibili ba, may mga customers ka ba. So, isipin mo rin yung demand or yung target market mo. And lastly, pray ka habang nag-iisip. So, habang nagpa-plano pa, kailangan magdasal ka. Kasi igagaid ka ni Lord kung alin yung tamang negosyo na para sa'yo. From the start pa lang sa pag-iisip mo, kailangan, ano ba yun? Kailangan pinagdadasal mo na kung saan ka dapat mapunta. Kasi si Lord yung magdadala sa'yo kung saan ka dapat. So, ayun guys, yun lang yung may share ko in this video. Sana may natutunan kayo. And kung may mga questions kayo, just write them down in the comment section at sasagot naman ako agad. Okay guys, thank you very much for watching. Please like this video and share na rin kung may ibang interested na makarinig ng ganitong klaseng videos. Thank you very much guys and God bless po sa ating lahat.